Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. La 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 la. Etelin! Etelin! Gumising ka na! Tanghali na! Ano oras papasok mo? Hapon pa po, hapon! Eh, bumangon ka na, Etelin. Tanghali na. Ngayon na, bilis! Opo, tayo, opo, tayo. Opo, opo. Sige. Huy! Nabalitaan niyo ba yung nurse na nakapatay ng pasyente sa San Alberto Ward? Hala, nakapatay? Bakit daw? Eh, hindi. Nabuhay niya. Patay nga, diba? Kailangan inuulit-ulit natin. Ang layo-layo ng potassium chloride sa potassium supplement, nagkamali ng bigay. Yun nga masaklap dun eh. Ang sabi-sabi, hindi alam ng pamilya na namatay yung kamag-anak nila dahil sa medication ng error. Alam nila namatay dahil din sa sakit niya. Kasi nga diba, nasa late stage na rin naman yun. Grabe. Sa bagay, yung hospital din naman masisira doon. Uy, andito na pala si Evelyn, no? Uy, Evelyn, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Kasama ka na lang sa amin. Dito ka. Hindi. Sige. Anong nangyari doon? Alright, your class is really doing well this semester. The lowest in the exam is not from your section, pero yung highest nandito. Your score is 80 over 85. Evelyn? So today we will discuss about everything under the principle of human brain sexuality. And that's until care for the rape victims. Now since ito naman yung topic natin ngayon, I'll take this opportunity to share to you a story. There was a guy and a girl who were together for almost 2 years. When one day, the girl discovered that she was pregnant. Natakot sabihin yung girl na sabihin dun sa boyfriend niya na nabuntis siya. Kasi baka magalit yung boyfriend niya, syempre at iwan siya, dun yung pinakatakot niya. Pero eventually naisip ng babae sabihin na kailangan nalaman yung boyfriend niya na nabuntis siya. Tama, di ba? Yes, sir! Para dito niya malalaman kung talagang mahal siya. So sabi ng babae, sasabihin niya ito nung 3rd year anniversary niya. Nung araw na yun, nakita sila ng boyfriend niya at binigyan siya ng pintas para regalo ng lalaki dun sa babae. Tapos doon na nagsimula at sabihin ng babae na nabuntis na siya. Unfortunately, nagalit yung lalaki.
For some reason, hindi niya mapigilan yung sarili niyang mataranta at mag-alala. At that point, iniwan niya yung babae. Hindi siya nagpakita dahil during that time, alam nang hindi niya kayang magtaguhid ng pamilya. Wala siyang trabaho, estudyante pa lamang sila. Grabe naman yung lalaki! Paano naman yung anak nila? The guy heard that the girl tried to abort the child but failed. Lumaki yung bata kasama ng nanay niya at yung pamilya ng nanay niya. Natatakot ako. Tulungan mo naman ako. Bakit? Anong problema? Lagi ko na nakikita si Mommy eh. Tapos ang dami-dami ang sinasabi sa akin. Alam mo, Evelyn, ilang taon na payapa ang Mommy mo. At saka, kung nagpapakita siya sa'yo, bakit sa akin hindi siya nagpapakita? Nung bata pa naman kami, best friends kami. Lahat ng problema niya, sinasabi niya. Pero bakit po siya sa akin nagpapakita? Galit po ba siya sa akin? Alam mo, Evelyn, mahal na mahal ka ng nanay mo. Lagi nga niya kinakwento sa akin kung gano'ng kanya kamahal eh. At yung kwintas na yan, yan ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na binigay niya sa'yo. Ingatan mo yan, ha? Ano po ba kasing meron sa kwintas na to? Sabi niya sa akin, regalo raw yan ang tatay mo sa kanya. Tanda yan ang pagmamahal nila. Nung iniwan ang kanya ng daddy mo, ikaw na yung naging pinakamahalaga sa buhay niya. Kaya sa'yo na niya iniwan yan. Sige, matulog ka na. Maaga papasok mo. Mahirap yung kulang sa tulog. Sige, tita. Thank you po. Thank you.
problem. Ay, alam ko, sir. May gusto lang pa ako itanong. Baka saan ba to? Doon sa kinantin niyo po sa amin sa klase. Ah, yun ba? Oh, sige, let's talk about it after class na lang. Ah, okay. Sige, sige, bye-bye. Uy, si Etili, look. Nakatayo dun-dun mag-isa. Parang sira. Ay, naku. Naalala niyo yung last time? Nakatingin lang siya sa akin, parang gulat. Nakagulat ba ako? Tara, lapitan natin. Uy. Pinagsisisihan ko ang lahat ng ito. Sinubukan kong balikan ang mag-ina ko. Noong nagkatrabaho ako, sinabi ko sa sarili ko na pakakasalan ko na si Georgina. Pero huli na ang lahat. Huli na. Natrauma ang bata, Frederick. Ilang taon na siya ganyan. Simula pa nang mamatay ang kanyang ina. Ano nga bang ikinamatay ni Georgina? Hindi ko alam kung bakit nung una, paulit-ulit niyang sinasabi na siya raw may kasalanan sa pagkamatay ng nanay niya. At pagkatapos, may kinukwento pa siya sa akin ng mga nurses. Sila raw nakapatay sa nanay niya. Pero alam mo, Frederick, ang totoo niyan, tumalong sa baby ng mami niya. Nabaliw. Nagpakamatay. Ilang araw na rin siya nadidepress sa ospital. At lalo na't nung araw na nagpakamatay siya, mag-isa lang siya sa kwarto. Hindi ko pa siya nabantayan kasi magtatrabaho ako. Iniwan ko lang siya kay Etheline at sa nurse. Anak, bakit ako iniwan mamatay? Bakit ako iniwan tuloy ng daddy mo? Ayan ang